And carry each other
bodies are far sweeping, while the footsteps of the person we came up, in his most afflicted body. At last, we may reach the kingdom of heaven, through the merits of your Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for one's spiritual needs and cares, in your desire to discover God's goodness in all things, God, please take part in the efficacy of God in all things. By your shining example in Christian detachment, from worldly and material pleasures, and made you nearer to what is supernatural and divine, praise in heart and let your people grow spiritually in God's grace. By your practice of strict poverty as a means to attain your holiness and to be friendship with God, we implore you to seek Martin, make us poor in heart and spirit. O Lord, you have given to the world the glorious and awesome of divinity. Saint Martin departs, guide us as his son, Lord, and strengthen us through his intercession. The humble heart of your crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Saint Martin de Porres, who always has sympathy for the poor and those who are suffering, we need your help and ask for you to pray confidence in the goodness and power. The favors you receive from God encourage us now to us. Your intercession, we ask you for something to bring us. And assist us from your place in heaven. When you are here on earth, you spend your life having God in our neighbor. Now that you live in the presence of God and mercy for us in heaven, while you see gently, give us health and soul and body. Amen. O God, who never ceases to bestow the glory of holiness on the faithful servants, you raise up for yourself graciously granted by the Holy Spirit, make enter in us the fire with which you be one and fully filled, the heart of Saint Philip Neri. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the first letter of Peter. Be an eager for milk as newborn babies, pure milk of the Spirit to make you grow unto salvation. Now that you have tasted that the Lord is good, come to Him, a living stone, rejected by men but approved, nonetheless, and precious in God's eye. You too are living stones, built as an edifice of spirit into a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. You, however, are a chosen race, a royal priesthood, a consecrated nation, a people he claims for his own, to proclaim the glorious works of the one who called you from darkness into his marvelous light. Once you were no people, but now you are God's people. Once there was no mercy for you, but now you have found mercy. Beloved, you are strangers and in exile. Hence, I urge you not to indulge your carnal desires. By their nature, they wage war on the soul. Though the pagans may slander you as troublemakers, conduct yourselves blamelessly among them. By observing your good works, they may give glory to God on the day of visitation. The word of the Lord. Thanks be to God.
answer, I want to see. Jesus said in reply, be on your way. Your faith has healed you. Immediately, he received his sight and started to follow him up the road. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Si Bartimaeus, sa Hebreo po ang ibig sabihin ng Bartimaeus, literally, ay son of Timaeus. Yung salitang pa ay son of. Kung ikaw ay para eso, tatay mo si Jesus. Yung sabihin ay ikaw ay anak ni Jesus. So, pwede nang tawag sa iyo ay Bartimaeus. So, pangalan na pwede rin namang mismo katawagan. Pero yun ang ibig sabihin ng pa, son of anak. So, bahagi yun na kung saan ay nakita mo natin. Ito, talibawa ng Barnabas, anak ni Nabas. Pero ito ang bahagi po na kung saan ay pinamamanin sa amin ngayon Bartimaeus ay isang pagkaya na makita po natin na noong narinig niya sa Jesus ay nagsisigaw siya. Kasi hindi niya makita eh. Ito yung paraan niya para marinig siya na Jesus. Para mapansin siya na Jesus. Sumisigaw siya. Anak ni David, Jesus, mahabag ka sa akin. Isang pagtawag, isang sigaw ng pag-ibig, ng tulong. Maawa. So saan niyo po mga pag-ibig? Siguro po malikaw po natin kung ay maging bahagi ng ating pagtulong sa panawagan ng buong ikapat. Na tayo lahat ay tumalabi din sa harapan ng buong ikapat. Pero katulad din ni Bartimaeus, sinanong si Jesus. Maliwanag na yung tinanong ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Hindi po rin yung pinagbabasihan kung ano yung kung yung tanong na Jesus ay una mo natin yun sa ating ibig ni Bartimaeus na gawin niya ni Jesus para sa kanya. Well, maliwanag ko dahil sa siyang ulan ay nais niyang makakita. Pero, maaaring ba? Kasi, maaaring may ibang pagkakataon na iba yung hinihin ni Bartimaeus. Pwede sabihin niya, gusto niya ng sempo. Gusto niya ng house of love. Pero yun ang hinihin ni Bartimaeus. Nais niyang makakita. Kaya din po, bahagi rin po ng ating paninilay. Sa araw na ito ay nawa ay tayo rin ay tinatanong tayo ng buhay kaway kung tinanong din kung tanongin tayo ni Jesus. Ngayon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ano kayang sasagot natin? Ano kayang sasabihin natin kay Jesus? Ano kaya ang nais namin gawin ni Jesus para sa atin? At sana po, masagot natin sa ating sarili. Pero kung ako naman ang inyo, Jesus, kung ano nais mong gawin ko sa iyo,
Eh, isa rin po yung paanyayon na ipinamahagi natin, lalang-lalang po sa ating parokya, na mapalago yung ating devotion kay San Martin de Porres. Hindi lamang dahil tayo sa ating makilala si San Martin de Porres. Kilala na siya. Pero para ano? Para makatulong sa mga may sakit. Kasi pinasabi natin, ito yung patron natin, patron of the sick, father of the poor. Patron of the sick, father of the poor. Bahagi mo na kung saan ay nakikita natin. Pero, paano mo higit na magiging bahagi ng pagkilos ko? Ibig sabihin ay tinutulong dapat din natin patungunan sa dumasana may mga yung aking mga ginagawa. Ginagawa natin na medyo nahintulang ang nakalipas ng mga araw ng buwan ng Mayo ang aking bigil sa karangalan ng isang pagkikipores ng year 7-7. Hindi lamang po yung aking healing, spiritual healing na hinihiling namin sa Diyos. Pero may mga ibang mga pagkatawa din po, ano, na makiba sa duway, mapalakas natin. Mapalakas natin yung ministry na yan. Sana po yung magkaroon tayo para mas maraming programa na pwede yung makatulong sa mga may sakit. Kinakailangan natin ang kasi doon natin masasabi na ang patronan ni San Martin de Porres. Kasi bakit? Eh hindi naman sa pagkat si San Martin de Porres. Ngunit dahil naman ay yung pagiging patron natin ni San Martin de Porres ay will impel us. Nawa ay magbigay sa atin pa ng pagsusulikasing na aloy. Natulungan natin ang aming sakit. Makagawa tayo ng mga programa pang-pastoral. Natutunod ko yun sa mga may karamdaman. Sa ngayon, wala. Maliban lamang yung ating ginagawa na kapag besa ni San Martin at kapag po yung ating blood test, yun yung mga bagay yung sa binibigyan natin ng mga palata. Eh, ako particular, katanungin ako ni Jesus ngayon, kasabihin ko sana ko ay matulungan tayo na makapag-isip ng ilang mga bagay na kung po ay para maging bahagi na yung mga may sakit ay talagang mabigyan natin ng pansin. Mabigyan natin ng pansin. Kinakailangan natin mag-isip. Ano ba yung programa na pwede natin na naibigay para matulungan natin ang mga may karamdaman? At yun po yung una. Yun po yung una na kung saan ay hindi tayo mga partidos. Ano ba yung mga programa? Maliban lang sa ating panalangin. Kasama na po yung panalangin na ginagampanan natin. Pero sana po ay makita po natin na kinakailangan din po nito yung aspeto, mas malawang aspeto. Mas malawang aspeto ng alin na pagtugon natin maging sa larangan mismo ng medisina. Paano natin matulungan ng mga kisahin? Ano ba yung programa na pwede natin mailahan? Mayroon pa tayong mga masasabi natin na talagang mayroong pagkilos na nais namin tularan sa San Martin de Porres na naamalaga sa may sakit. Hindi lang sa tagal na nanay ko kasi may sakit, yan inalagaan ko. Hindi. Ngunit yung grupo ng parokya na yung mga grupo ng parokya ito yung isang mga grupo ng kusin ko ay pwede kumilos na yung kanilang muna yung pagtugon
ay magampanan. Well, tayo rin nakapagsimula ng pag-uusin para mo doon sa mga miyembro ng St. Martin de Porres. Yung contraturity of St. Martin de Porres, kaya ako ay hindi pa natatapos yung panalangin. Yung balang sana ay magpahal-pahal. Karangan pa rin yung panalangin. Pero ano pa? Kasi baka mayroong iba dyan, may mga iniisip na mga programa na pwede naman makatulong para po sa mga kapatid natin na may sakit. Pwede nyo isa-dia sa akin, mapag-aralan natin at pwede po natin mailahan sa mga nabanggit ng pagkilos. Maging bahagi po ng pagtugon na masabi natin na ito. Kasi ay ito po ay isang bahagi na nakita po natin na tunay natin matugunan sa pangalanan po na kumusin po na ang patron natin ay talagang patron ng mga may karamdaman. Bahagi yung makita po natin. Bagaman po may mga patron tayo, lahat ang mga nang saan po sa atin, pwede kumula ng malaya. Pero alam po natin na si San Martin de Porres ay isang term na ginagamit natin sa kanya, title ay patron ng mga may sakit. And Father, si San Peribin, hindi naman sa diocese namin pagkaman kalapit natin. Pero yun, isang patuloy ng pagtugod. Marami ang problema kung tusin nila pinakailangan natin ng mga kumikilos. Kumikilos at talaga na makita po natin ang mag-aaral. Ano ba yung gusto natin may pamahit na may dulo natin? Kung tusin po hindi lamang po para sa ating parokya. Ngunit po sa sabay ng Kristiyano, maging sa Pusan Pedro, na kinakailangan natin matutukan ang mga may karamdaman. Kaya nga yung sabi ni Jesus, ano nais kong gawin ko sa iyo? Siguro sabi, wala naman tayong mga sakit. Ano yung pwede natin gawin? Tulungan natin yung mga kapatid natin ng mga may sakit. Kasama ka niya ng padalangan. Pero maliban sa kanalangan, ano pa? Kaya ito po yung napakahalagang pagkilos. Kasi nung panahon ni San Martin de Porres, kasi sa kanyang congregation, meron talaga siya yung infirmary. Anong bagay yung infirmary? Ay kung tawagin po natin ay kasi yung kongregasyon niya. Kasi minarali, meron kami hindi-alaw ko yung infirmary. Kapag may sakit ka, doon ka ilalagay sa infirmary. Hindi ka doon sa kwarto mo. Pero ngayon, may doon naging kasi nung muna naman kasi nung panahon ni San Martin de Porres, ay talagang doon. So, pero ngayon kasi may doon kwarto na. Pero yun yung trabaho ni San Martin de Porres ay mga lala doon sa tinatawag natin mga may sakit na mga kabilang ng kanyang kongregasyon, mga Dominicano. At yung pangalala doon sa mga nakikita niyang mga may sakit na kanyang tinutulungan. So, yun yung pamparaan na nakita niya yung kapanahonan niya. Pero tayo, pwede natin gawin yung sa individual natin kabayan, pero sana po ang maging maliwanag ng pagkilos ay yung grupong pagkilos na sa tingin natin dito natin mamibigyan pansin na kinakailangan natin matulungan ang mga may sakit natin, mga kapatid, maliban sa panalangin.
malinban sa kanila. Kasi kahit na tayo magdarasal at yung kapatid namin may sakit ay hindi umiinom ng kamot, aanuin mo yung dasal, hindi ka umiinom ng kamot. Kung halimbawa mo naman, yung tayo nagdarasal sa mga kapatid natin na mga may sakit, pero yung mga may sakit natin mga kapatid, hindi kumakain, hindi rin sila kakalit. Kaya po yung tinatawag natin yung pag-inus na yun ay isang wholesome approach. Wholesome approach. Maging bahagi rin po siguro ito sa pag-inus ng lifestyle ng pagtukoy. So kaya po, hiningin natin sa Diyos. Hiningin natin sa Diyos na may mga tao. Lalo po sana yung may mga background sa medicine. Kasi sila yung higit na makatutulog. Pero hindi lang mo yun. Kahit na mo yung walang ibang background sa medicine, kaysa na po yung makapag-report ng tayo, na makita talaga na itong parokya na ito'y tumutulog. Nalil na. Kasi ginagawa na ito kasi yung aking patron ng mga may sakit. Patron ng mga may sakit. Kaya may mga programa na bibinibigyan ng pansin. E sinusabihin natin ay medyo mahirap. Mahirap kasi hindi pa natin sinisimulan. At walang mahirap po tulad ng ipinahayag ng Yesus. Yan ay yung tinatanong din ng Yesus. Baka kasi mamaya hindi natin nagagawa kasi bakit hindi natin kinagusto. Kaya tanong ng Yesus, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Anong paggusto natin? Gusto ba nalala natin na makatulong sa mga may sakit? Kaya siguro dapat natin ganun natin sa ating sarili. Gusto ba talaga natin makatulong sa mga kapatid natin mga may sakit? Kung talagang gusto natin, hindi dapat tayo makontento sa mga ginagawa lang natin. Kasi marami pa tayo pwede tumulong. At yun ang hinihingi natin sa Pope Kapaganawa, ay sila ay mapuspos ng Espiritu Santo na nawa ay maging bahagi at palakutin ang kanilang mga puso upang magkaroon ng higit ng pagkataon dahil ng mga lala. Kaya nais ko rin magbibigay ng bukas kasi kung isa na kasi yung ating namang pagtinginin, magdasal lang tayo. Hindi. Sa na pong maging bukas din ng ating isipan ng simbahan, ay bukas ito ang mga pagkatawa na pwede natin tugunan ang paano pa tayo matutulong sa mga miskin. Isang halimbawa lang, bagaman tayo po yung parokya, halimbawa ng ambulansya, pwede rin yun. Magkaroon tayo ng ambulansya sa parokya. Just to give you the example. Pero sabi nga, kinakailangan natin na magkaroon ng maraming pag-ibisip. At nawa mo, makita natin na may mga tao na may ganitong klase ng pag-ibigan. Kasi bagay, ang patron namin ay si San Martin de Porres. Patron ng mga may sakit. Nagpapasalamat namin mula tayong mga may sakit. Pero nais namin tulungan ang napakarami namin mga kapatid na mga may sakit. Sa maraming pamamaraan. At yun po naman yung bigyan natin na hindi ng pagtukod. No? Kaya po, inaayahan po natin maging sa lahat ng koresyong pagsimbahan. Nasaan na po yung tawagin natin ng equilibrium. Yung pinaka-tungkod natin, yung pinaka-tawagin nga po natin, yung pinaka-spine natin, ay sana pumakita natin alin, tayo ay tumutukoy, na may mga programa tayo na tumutukoy sa mga kapatid natin na may mga karangkama. Yun ang palakasin natin.
Hindi lamang po sa mga membro, kundi kahit mga simula natin po sa mga membro. Ano ba kayo pagkabigay natin ng isang pagkilos na kung saan ito ay mabigyan natin na higit ng pagkuhan? Kaya po, hindi lang masabi natin kay Jesus, Panginoon, nais ko po sana na dumago yung ating pagkilos sa ating parokya sa pangangalaga sa mga isa. At itulong natin sa pamagitan na litania kasama ni San Martin de Porres. Lord, have mercy on us.
brothers and sisters, in our prayer of greetings of you to God for our brothers and sisters, come and strengthen us to this holy anointing. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Free us from all harm. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Relieve the suffering of all the sick, heal Christ. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Assist all those dedicated to the care of the sick. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Give life and health to our brothers and sisters at home. We lay our hands in your name. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Blessed be God who heals us in Christ. Blessed be God who heals us in Christ. Praise you, God, O Almighty Father, who sent your Son to live among us and bring us salvation. Blessed be God who heals us in Christ. Praise you, God, O Holy Begotten Son, who humbled yourself to share in our humanity and you give our infirmities. Blessed be God who heals us in Christ. Praise you, God, the Holy Spirit, the Consoler, the unfailing power gives us strength of our bodily weakness. Blessed be God who heals us in Christ. God, of mercy, ease the suffering and comfort the weakness of your servants from the church of this holy oil. We ask this through Christ our Lord. Amen.